D2 na 150 watts at TPA 31 Max 6 dito rin na dual channel na 80 watts. So ang isa, so pag naka-parallel is 3 ohms. Pero dahil meron tayong inductor na filter na rin, low pass filter, pumalo pa rin siya ng 4 ohms. Tapos nag-parallel pa tayo ng dalawang capacitors na nakaseries yung polarity para maging non-polarized siya. So yung dalawang negative, yun yung naka- magkatikit, tapos yung positive-positive, yun yung nakalagay sa terminal ng speakers natin na negative and positive para maging non-polar. So, dito naman sa pang-boses natin, parallel lang, connection. 8 ohms, 8 ohms. So, hindi naman nababasa kapag meron ng kuwan. Capacitors. So, sakto lang naman para dito sa ating TPA3116 na 80 watts fine speed. So, ang kakabit lang natin ngayon ay yung battery. So, kapag kakabit ko ng battery, laging maganda meron kayong harness. Kapag tinatanggal yan sa kit, ito na lang tatanggalin, hindi na magtatanggal ang hinang o tutulog. So yung mga kaliwires, ay kabit na natin itong battery, itong converter, tsaka yung switch na halo switch. Kali dun sa halo switch, 3-way switch kasi yun eh. So ang ginawa natin, kapag mag-charge siya, kailangan mo siyang patayin para mag-charge yung battery. So meaning, hindi mo siya magagamit. Kahit isalpak mo yung charger, hindi siya magcha-charge. At magcha-charge lang siya kapag papatay mo ng halo switch. Yun ang kagandahan sa halo switch. Halo switch sa mga 3-way switch na pabor sa mga battery or rechargeable battery para hindi na bumababa yung cycle. Yun
yung charging cycle ng ating battery para mas humaba yung buhay. Kumbaga kapag charge lang, hindi mo magagamit. Kapag gagamitin mo na, pag sinwitch on mo, automatic mamamatay yung magdi-disconnect pala yung charger dito. Kahit nakasalpak yung charger, hindi siya mag-charge. So ito naman yung gamit natin sa pag-reduce ng 36 volts to 12 volts. Ang chip nito ay LM2576. So mataas yung amperes nito. 3 amperes siya natin yung output nito sa 12 volts. So ito naman yung kanyang 5 pins kasi yan. Yung unang pin is bolt in. Yung second pin is bolt out. Itong tatlo. Kaya itong isang may itinggit sa dulo is ground yan. So itong nasa gitna. At ikatlo ground din yan eh. Tapos ito yung send feedback. Kung maglalagay kayo ng potentiometer po kasi pwede nyo siyang gawing back converter eh, na variable volts pababa na panibawa. Kailangan nyo lang is 24 volts or 20 volts. Yun. Pero ito, ginawa natin, naka-automatic na siya sa 12 volts. Naglagay tayo ng diode tsaka ng inductor para mas safe. Walang problema kapag nagkamali tayo ng input tsaka yung inductor pampalinis ng output sa ating ano, Bluetooth decoder para maiwasan yung humming sound. So, nakatulong yung inductor na yun para mas diminish yung output. So yan, itakabit na lang natin ito dito. Tapos, yan. Konting-konti na lang. Yung back panel na lang yung kulang. So yan mga kadewires, netesting muna natin bago natin isara. Kasi kanina, naisarado ko na siya. Nailagay ko na itong isang amplifier na yan. Nasarado ko na yung quad. Hindi pala gumagahan na ito. Hindi tumagana ng maayos. Kapag nilalakasan na siya, pagalpal na yung tunog niya. So, pinalitan na lang natin ng stereo na TP-83116D2. So, same lang sila ng chip. TP-83116D2 rin ito. Ito. TP-83116D2 rin. Pero dalawa yung chip niya, kaya stereo siya. Tapos yun sa subwoofer, tag-isa na lang ginawa natin. Isang subwoofer na lang. Basta gagawin nyo lang yung input dito sa amplifier, i-mona nyo para sure na walang magkaibang tunog o hindi magkakos ng cancellation sa subwoofer. Although ang tone naman talaga ng subwoofer is mono, pero at least yung ibang may variable frequency pa rin yan lalabas eh. Tapos pinalitan din pala natin ng tone control para sa subwoofer. Low pass filter na inilagay natin para siguradong full blast bass na lang talaga yung madidinig natin sa subwoofer. So yan, sinaliado ko ng sealant para siguradong walang sising out. Kapatiin ko din yun, nilagyan ko ng sealant yan. Hindi ko na lang binidyo ko kasi walang maayos sa capture ng video, natatakpan ko rin kapag nag-i-install ako eh. Kasi nakatayo yung pag-install ko, hindi nakahiga. Then, ipamount na lang natin to at tatakpan na natin for the second time around. Sana, hopefully, okay na. So, ayan. Hindi makita. Pero mas maganda kong i-babind yan para malilinis sa konti. So, yun. Excited na akong testing it. So yan mga kadewires, finally natapos na rin natin ang ating party box, DIY party box. So yan yung control panel natin, Bluetooth decoder, tone control para sa pamboses o sa mid-high. Tapos ito yung tone control para sa low pass filter.
So yan yung ating yung mga speakers. So yung mga power ng ating speakers, kung pagbabasehan natin kung ikukumpara sa mga kilalang brands, itong subwoofer, base sa structure ng kanyang magnet, motor winding, yung coil, kung ikukumpara ito sa mga kilalang brand, mga nasa around or more or less 50 watts true rated power to. Baka nga hindi pa umabot ng 50 watts. All in, nakalagay sa kanyang power is 200 watts. Pero napakalabo sa 200 watts ito. Kasi yun sa Audio Nirvana, or Nirvana Audio, meron akong nagamit na Nirvana Audio dati. From US yun, siniping pa dito. May kamahalan nga lang. Ang laki ng magnet, mas malaki pa sa CD yung magnet, tsaka yung voice coil, halos 1.25 or 1.5 na inches yung voice coil. Na 6 inches din yun. Yung magnet niya, halos kasing laki ng cone niya. 30 watts lang. So, ito mga pagbabasayan natin power nito, mga ganun nga lang din. So, pagparagay natin 50 watts na lang. Tapos itong bullet mid-range natin. So, yan. Mga around 25 watts or 20 watts. Tapos ito mga 15 watts. Kasi yung magnet naman niya is neodymium. Mas malakas yung magnet nung kaysa sa ferrite magnet. So, te-testing lang natin ito. Siyempre, una natin te-testing yung magnet. Magnet ulit. Yung charger. So, ito yung charger port niya. So, yung takip, kinulang na ako ng rubberized paint. Kaya, mahina na yung pressure dito. Tinaktak ko na lang yan. Nagamit ko na kasi yung puti niya pag tatapal ng mga butas sa bubong namin eh. So, pinag-cash ako na lang. Bagay takip lang yan. So, yung ginamit natin sa charger port is XLR. So, itong charger port din natin is XLR din. So, yan. Aluminum pala itong body nito. So, nagkuha ko ng test ng DC testing. Napagdikit ko ito sa kaya medyo nasunod. Tapos yung port niya, yan yung MDF din na binugas lang din natin. Tatlong patong. So, yan. Tingnan natin kung nag-work eh. Pag sinaksak natin yung charger, umiilaw yung ating charger. So, yung ating pag-charge sa ating party box na ginawa na to is napaka safe para sa ating battery. Kasi hindi siya mag-charge kapag naka-open yung ating system. So, yun, tingnan nyo ha.
Okay, testing na tayo. So, kailangan talaga ng soft start para mawala yung thumbs up. So, unahin muna natin yung mid-range. Okay, play tayo ng audio file music. Wala pang bass. Meant to be, you're asking me.